1,000 years later. Ay, kakatapos lang guys. And medyo namumula yung mata ko dito kasi parang may nagdikit kanina. Tapos medyo umapdi lang siya. Yeah. And this is my eyelashes na guys. Ang ganda, ang cute niya. Ang cute niya talaga. And so far, yun lang naman yung naramdaman ko. Yung dito lang, humapdi kanina. Yung nararamdaman kong hapdi ngayon is yung glue lang. So, medyo nagkahalo na siya sa aking mata. And nagustuhan ko yung paglalagay sa akin ni ate. Kasi halatang hindi siya minadali. And tinit niya talaga yung time niya para magawa ng maayos. So, ayan. Medyo parang naluluha-luha pa ako ng konti. Dito nila ginagawa yung kanilang iris extension service. Yung mga eyebrow shaping and eyebrow tint. Dito yung nila ginagawa. Kapag may ibang customer na waiting, or gusto rin magpa-manicure, pedicure, meron din ditong place. Ayan siya guys. Pwede silang umupo dyan. Tapos, doon sa kanilang parang pinaka-salas is meron din. So, ito pala yung iba't ibang sizes ng kanilang eyelashes. So, this is 8mm, 10mm, which is yung nilagay sa akin. And then, meron silang 12mm. So, hindi ko na masyadong mapapakita kung ano yung gusto nyo and kung ano yung bagay sa inyo. And yung pinakamahaba is itong 14mm. Two days ago, galing ako sa Sociallytea NailBar. And nabanggit ko rin sa video, nakaka-upload ko pa lang, i-share ko sa inyo yung aking eyelash extension experience. So actually, this is my first eyelash extension experience kasi natatakot talaga akong mag-try ng ganito dati pa. Pero ayan nga, finally. So tulad na lang nasabi ko, today is my second day na. This is my eyelashes. This is 10mm synthetic. Meron din silang mga human hair, pero yung human hair nila kasi is medyo manipis na. Eh, manipis na yung pilik mata ko, so kailangan ko ng medyo makapal, kaya synthetic yung pinili ko. So, tulad na pakita ko sa inyo, hindi ko na-videohan yung process talaga ng paglalagay, kasi nga, simula nung nilagay sa akin ni ate, nakapikit na ako nun, so bawal na akong dumilat, kasi medyo mahapdi yung glue. Pagkatapos ilagay sa akin, nakapikit lang ako siguro ng mga 5 minutes, dapat daw 10 to 20 minutes, para kapag dumilat ka, wala ka nang mararamdamang sakit galing sa glue. So after that, kailangan daw 24 hours na hindi mabasa yung pilik mata mo. So kagabi, naghilamos ako nang hindi ko binabasa yung aking mata. And ito lang, ayan, ganyan-ganyan lang. Tapos water din, ganyan. Medyo natuluan siya ng tubig, pero ayun, pinatuyo ko kaagad. Kasi nga, kapag nabasa siya kaagad, may possibility na hindi makapit yung glue niya. So kahapon din, sa first day, merong natanggal na isang pilik mata. So hindi ko ito natural na pilik mata. Ito yung pilik mata na nilagay sa akin. Ayan siya guys. Sobrang curl niya, ganun na ganun siya as in. Kaya ang cute. Tapos sa video na to, ikikwento ko sa inyo kung ano yung mga struggles na naranasan ko, kung ano yung disadvantages and advantages niya. Unang araw, as in, sobrang hirap na hirap talaga ako. Nag-a-adjust pa rin ako kasi kailangan mo ang ingatan ng sobrang yung pilik mata mo kasi konting ganun lang, pwede siyang ma-deform or baka matanggal yung pilik mata. And kapag natulog, kailangan parang naka-straight ka lang na ganyan. Hindi mo siya pwedeng masanisa kahit saan. Kaya kailangan sobrang ingat ka talaga. Medyo nahirapan akong magtanggal ng mga dumi-dumi ko sa mata. Kasi nga, kailangan ko nga siyang ingatan. Proceed tayo sa advantages and disadvantages niya. Start tayo sa mga napansin kong disadvantage niya. So, sa mga katulad ko na mahilig din mag-makeup, alam niyo naman ako, di ba, na nagpa-practice ako mag-makeup and madalas ako magkaroon ng mga makeup look. Magkakaroon ng limit yung paglalagay ko ng eye makeup, lalo na sa eyeshadow, eyeliner, mga ganun. Kasi hindi na rin ako makakapaglagay ng liquid eyeliner and then falsies. Kasi nga, ayan, meron na siya and pwedeng ma-damage yung itong pilik mata. Sa paghihilamos, magkakaroon ka ng struggle kasi hindi mo na magaganon yung buong mukha mo, hindi mo na rin siya mapupunasan ng buong ganyan. So, ganun lang talaga yung puna sa kanya. Yun yung iba sa mga struggles and disadvantages nito. Pero, yung advantage naman niya, syempre, sa mga hindi masyadong ma-makeup sa mata, like kilay, foundation, and lipstick or lip tint lang sapat na. So, bagay na bagay to sa inyo, guys. Kasi, una-una sa lahat, makakatipid kayo sa mascara. And hindi nyo na kailangan i-curl yung pilik mata nyo kasi pagising nyo pa lang, as in, bonggang nakagano'n na siya, no? Maybe, gagawa rin ako ng videos na related sa eyelash extension, like do's and don'ts. Tapos, I will update you from time to time my 1 week experience, after 2 weeks, after 1 month, or hanggang kailan siya maglalast. Kasi sabi nila, it will last up to 3 to 4 weeks. So, swerte ka na kung maayos pa rin siya na 1 month na lagpas. And kung hindi nyo na maihintay yung mga updates ko, pwede naman na kayong magpa-eyelash extension din. Kasi ngayong Holy Week, promo po sila. So, from 500 pesos na original price,
399 na lang po yung babayaran nyo. And then, they also offer different kinds of services. Meron sila mga eyebrow tint, eyebrow shaping, tapos nag-offer din sila, of course, ng eyelash removal. Parang 250 pesos ata yun, na may kasama ng castor oil. Para daw, mabilis ulit yung pag-grow ng pilik mata. So, yun lang. I hope you guys like this video at nakatulong sa inyo. Please don't forget to give this video a thumbs up and subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Please abangan niyo yung mga next update ko. Thanks for watching. See you on my next videos. Bye!